Inamin nga ni Nikola Jokic na siya'y nag-aalala nga at hindi bakampante na mananalo sa sharing ito ng dahil kay LeBron. Pero bago yan mga idol ay silipin muna natin itong si Jimmy Butler at ang kanyang pangasar nga dito kay Al Horford. Dahil dito sa ibang angle na ito mga idol, sa fan angle na ito, ay kitang kita nga na si Jimmy Butler ay talagang tinutok kay Al Horford ang pangasar niya at mukha ngang nainis itong si Al Horford mga idol, tumigil pa talaga para nga kumprontahin itong si Jimmy Butler. Pero kita naman natin dito na hindi na nga tinuluyan ni Butler, hindi na pinatulan na itong si Al Horford na gusto nga ng away dahil for sure mati-technical pa yan. Kaya naman mga idol, wisely umalis na lang si Jimmy Butler matapos nga siyang makabawi ng pangasar dito kay Al Horford matapos nga na gawin niya yan sa game 1 ng kanilang serye. Nauna kasi mga idol ang pagyayabang nga neto ni Horford. Hindi pa tapos yung game 1 pero nag-angas na siya. At ayun, nabalikan nga siya ni Jimmy Butler hindi lamang sa game 1 na mismo pati na sa game 2 and game 3. At ngayon ay may chance na tuloy itong si Jimmy Butler ng ultimate revenge. Pagpapauwi niya nga sa team ng Boston Celtics sa game 4 kung manalo sila. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong ang si Nikola Jokic at ang kanyang naging payag matapos nga ng kanilang panalo sa Game 3. Pakinggan natin to mga idol. To be honest, I'm not gonna say that I'm scared, but you know, I'm worried because they have LeBron on the other side and he's capable of doing everything, you know, so... Kung tatagalogin nga natin itong naging payag ni Nikola Jokic para mas maintindihan ng bawat isa, ang sinabi dito ni Jokic sa interview na magpapakatotoo lang ako. Hindi naman sana tatakot ako ha, pero nag-aalala ko. Nandun kasi itong si LeBron sa kabilang team at kayang-kaya niyang gawin ng kahit anong bagay. And I think mga idol, ito'y pagpapakita lang ng respeto ni Nikola Jokic dito kay LeBron James. Alam naman na siguro natin nung nangyari nung taong 2016 kung saan 3-1 na itong Golden State Warriors down ang Cleveland Cavaliers noon, and then si Klay Thompson ay feeling confident, sobrang kampante na at inasar itong si LeBron James kung saan sa interview sinabi niya na I guess his feelings just got hurt, and then si LeBron James ang kanyang naging sagot ay tinawanan lang, and then 2 weeks later, days later, the Cleveland Cavaliers are the NBA champions. So yung siguro mga idol ang iniiwasan na mangyari ni Nikola Jokic na ma-spark niya itong si LeBron James. Mabigyan niya ng fuel, mabigyan niya ng motivation na kumambak pa from being down 3-0. So I think mga idol, this is mind games din para kay Jokic na ayaw niyang mag-angas, ayaw niyang magyabang dahil hindi pa rin naman kasi tapos ang kanilang trabaho. At tandaan niyo ba mga idol, yung mga nasabi na rin nakaraang mga interview, nakaraang mga tao na mga NBA superstars na ang close out games nga daw ang pinakamahirap na game na pwede mong laruan sa playoffs. Nang dahil ang kabilang team, ang kalaban mong team ay sobrang desperado na manalo, kaya dapat mong pantayan yung kanilang energy. So kaya naman for sure na magiging kaabang-abang ang magiging game 4 ng Lakers at ng Denver Nuggets. Isisweep naman ang team ng Denver itong sina LeBron James o makaka-force pa nga ang team ng LA na maka-force ng game number 5. Let's see mga idol, bukas 8:30 ng umaga yan.